ang aso ay inabandonan ng kanyang amo sa airport. Pero ang tapat na aso na yun ay naghintay pa rin para sa kanya. Ang airport ng araw na yun ay naging abala dahil sa dami ng tao. Ang malakas na announcement, may kinalaman sa flight details ang nangingibabaw din sa paligid. Dagdag pang tawanan ng mga bata, pag-uusapan ng mga tao at ang ingay ng gulong ng kanilang mga bagahe, nawari mong nagiging musika na ng paligid. Ang airport ay isang lugar kung saan ang iba't ibang lahi ng mga tao ay madalas na nagkakasama sa paligid ng isa't isa. Dala ang kanya-kanya nilang mga isipin at bagahe. Sa kalagitnaan naman ng kaguluhang yun, si David ay nagmamadali ng tumakbo at nakipagsiksikan sa mga biyahero. Hindi siya pwedeng mahuli sa kanyang flight. Ang bigla ang tawag na may kinalaman sa kritikal na kondisyon ng kanyang ama, ang mas lalo pang nagpapawala ng kanyang balanse. Sa pagmamadali ni David ay hindi na niya maiwasan na makabangga ng maraming biyahero, kaya naman wala din siyang hinto sa paghingi sa kanila ng pasensya. Ang nahabol sa likod niya ay ang tapat niyang golden retriever na si Max. Ang maganda at kulay kayumangging mata ng aso ay nakatuon lamang ng gusto kay David. Nilalampasan ng mga naamoy niyang pagkain mula sa mga kainang kanilang nadaanan. Si David naman na napahinto sa isang lugar para uminom ng tubig. Hindi niya napansin ang isang bata na lumapit kay Max na nagsimula itong himasing. Ang ilang sandali na nawala sa paningin ni David ang kanyang alaga, si Max at ang bata ay napalayo na lamang nang hindi nila namamalayan. At dahil hindi masyadong pamilyar kay Max ang lugar, sa bandang labas ng airport kung saan siya nawala ay mabilis na naguluhan ang aso. Nang matapos uminom ay nagpalingon-lingon na si David sa paligid. At nang makita ang kanyang kaibigan, doon na inaya na siyang sumakay ng eroplano, ay inisip na baka kasama lamang nito si Max. Si Max naman ay napansing nawawala ng kanyang amo sa paligid. Hindi na niya ito makita nang naging dahilan ng pagkataranta nito. Siyempre, gaya ng mga dating naturan sa kanya, si Max ay napiling manatili lamang sa pwesto kung saan siya huling iniwan ni David, umaasa na babalik din siya kaagad. Habang naghihintay ay hindi maiwasan ng aso na hindi matitigan ang mukha ng mga pasaherong nagdaraan. Sinubukan naman ng airport security na paalisin ang aso sa maayos na paraan, pero nagiging mahilap ito sa pagsunod. Ayaw umalis ni Max sa kanyang pwesto. Ang mga tao naman hindi din mapigilan ang kanilang sarili na lumapit sa aso para kumuha ng ilang laruan. Baliwala lang naman kay Max ang mga paghangang yun. Ang mission niya ay iisa lamang at yun ay ang hintayin ng kanyang amo. Ilang oras ang makalipas, ang mga staff ng airport ay nagsimula ng mapansin ng aso. Wala na rin silang nagawa kung hindi lagyan ng maayos na may higaan ang aso sa kanyang pwesto. Habang ang ibang mga nagdaraan naman na natutuwa sa aso ay inaabutan ito ng makakain. Sinisiguro na aalagaan itong mabuti. Ang dating masiglang aso ngayon ay nakakadama ng pangungulila sa biglang pagkakawalay sa kanyang amo. Desidido naman siyang hintayin si David ano't ano pa man ang mangyari. Makalipas ang ilang araw at linggo, sa kaparehas na sitwasyon pa rin at kalagayan, si Max ay tinitignan ng mga tao na may malalim na emosyon. Ang ilan sa mga staff gaya ng janitors at ticketing agents ay sumubok ding lapitan ang nangungulilang aso. Maging sila ay binibigyan na ito ng maiinom, makakain na tilang laruan na pwede nitong mapaglibangan. Mapaglaro naman si Max, pero sa tuwing ninanais nila itong umalis ay sadyang umiiwas na ito sa kanila. Ang katapatan ni Max ay talaga namang tapat at hindi matatawaran. Ang isa sa mga gwardiya ng airport ay isa pa sa naantig sa determinasyong pinapakita ng aso. Kaya naman sinubukan niyang ipakilala ito sa kanyang pamilya. Nais ng gwardiya na maampun na lamang ang aso at makasama ng kanyang pamilya. Pero muli pa rin nabalik ang aso sa kanyang pwesto kung saan siya nagsimula sa paghihintay. Dahil dito ay may isang tao na rin na nagpakalat sa social media ng article. May kinalaman sa tapat na golden retriever sa airport. Naging bahagi na rin ito ng pahayagan. Pinag-usapan ng ilang vloggers at influencers ng lugar at ilang media na nagnanais magsagawa ng dokumentaryong may kinalaman sa istorya ng paghihintay ni Max. Naging dahilan ito para ang ilan sa mga biyahero ay magsagawa pa ng detours. Mabisita lamang ang nakakamanghang aso. Dinadala nila ito ng mga pagkain at laruan. May ilang biyahero din na talagang mapagmahal sa mga hayop at tumatabi pa kay Max.
para kwentuhan ito na may kinalaman sa kanilang mga alaga. Alam na mga tao ang katapatang kayang ibigay ng isang alaga sa kanyang amo. Maging ang mga bata ay may kanya-kanya ring kwentong may kinalaman sa pagmamahal at paglalakbay na ginagawa nila, kapiling ang kanilang mga alaga. Ang kasiyahan ng mga bata sa tuwing nasisilayan si Max sa airport ay nakasanay na rin na lahat sa airport. Ang taglamig ay paparating na rin. Isang panahon na magiging hamon sa tibay at dedikasyong pinapamalas ni Max. Maigi na lamang at si Sarah, isang empleyado na may mabuting puso, ay gumawa ng paraan para mabigyan ng shelter ang aso. Ang shelter na yun ay hindi basta shelter lamang dahil nilagyan din niya ito ng ilang larawan at notes. Mga alaala ng mga biyahero na nakapiling ni Max sa nakalipas na panahon ng kanyang paghihintay. Ang mensahe at alaala ng pagmamahal mula sa mga taong kanyang napahanga ang nagpa-espesyal sa shelter na kinalalagyan ni Max sa ngayon. Sa isang lugar na nakabase ang oras sa bawat pagbaba at paglipad ng mga biyahero sa eroplano ay nanatili pa rin si Max sa kanyang pwesto dahil sa iisang dahilan. Ang ilang biyahero naman na nakansala ng flight na dating nainis at nadidismaya dahil sa nangyari, ngayon na hindi na gaanong sumasama ang araw sa tuwing napagmamasdan nila at sinasariwa ang kwento ng katapatan ni Max. Minamasdan lamang nila si Max sa salaming padar ng shelter nito habang ito'y nakatingin din sa kanilang pagbalik. Naging basehan din si Max ng mga tao na kung kaya ng aso na maghintay ng ganun katagal at magtiis, baon lamang ang kanyang pag-ibig at pag-asa, ay makakaya din ito ng kahit sino sa bawat pagkakataon. Kaya naman ang lahat ng biyahero, simula nang makilala nila si Max ay naging pasensyoso na sa lahat na nangyayari, kung saan ang lahat ay nagagawa ng maghintay ng mahinahon habang gumagawa ng kanya-kanya nilang aktibidad. Hindi naman nagsisisi si Sarah sa ginawa nitong tulong kay Max. Maging siya ay labis na napapabilib sa dedikasyon ng aso, ay hindi nito pagpapawala ng pag-asa. Sa bawat araw ay inobserbahan ni Sarah si Max at binabantayan. Sinusubaybayan ang bawat magiging detalye pa sa kwento nito na nais malaman ng marami. Marami na rin kwentong may kinalaman sa mga alaga ang nagkalat sa airport, kagaya ng kwento ng isang piloto patungkol sa minamahal niyang pusang matagal na niyang hinahanap o isang alaga na nagpapakita ng labis na katapangan sa kanilang mga tagapag-alaga. Ang airport ay naging magandang komunidad na sa ngayon nang dahil sa presensya ni Max. Malayo kaysa dati, isang dapit hapon noon kung saan ang kalangitan ay nasa malalim nitong kahel na kulay. Ang mga biyahero ay abala pa rin sa pagpaparoon at parito sa airport. Pero doon lumitaw na presensya ng isang tao na para kay Max ay mas angat kaysa sa iba. Ito ay walang iba kundi si David na nagmamatsyag pa sa naging malaking pagbabago sa kanyang paligid. Ang hirap ng sitwasyon at physical na problemang kinakaharap ni David ay hindi biro, lalo nang hindi sinasadyang pagkawalay nito sa kanyang matalik na kaibigan si Max. Sa pagmamadali na maabutan ng kanyang ama na nasa malalang kalagayan, napagmasdan ni David si Max sa isang shelter sa bandang labas ng airport kung saan niya ito huling iniwan. Nasa loob ito ng isang maaliwalas na shelter na napupuno ng mga gamit, sulat at larawan mula sa iba't ibang mga biyahero para kay Max. Si Max ay napatayo na agad nang may pagkasabik ng maramdaman ang presensya ng matagal na niyang hinihintay na amo. At dito muling nagtagpo ang dalawa na wari mo mga oras na yun ay biglang nahinto sa muli nilang pagkikita. Ang matagal na hinanakit sa puso, pangungulila at pagtitiis ay naglahon ng lahat nang mangyari ang sandaling iyon. Si Max ay nanakbo na agad para yakapin ang kanyang amo, habang si David naman ay lumuhod na para salubungin din ng yakap ang kanyang alaga. Si David ay wala nang magawa kundi ang humingi ng pasensya kay Max nang dahil sa nangyari. Ang eksenang ito ay napagmasdan ng mga biyahero at bagong dating sa airport. Maging ang mga staff doon at iba pa ay nakita ang nakakaantig pusong eksena ng mag-amo. Ang bawat anggulo naman ng eksena na yun ay nasariwa ng mabuti matapos itong makuna ng mga tao sa paligid sa bawat anggulo. Si Sarah na din na nagsadula kay David na lahat kung paanong si Max ay kinahangaan sa pinakita nitong katapatan at dedikasyon. Si David ay naging abala naman sa pagbabasa ng liham at pagtitingin ng larawan. Maging si David ay hindi mapaniwalaan ang ipinakitang pagmamahal sa kanya ni Max.
Hindi niya akalaing makakapaghintay ito sa kanya ng ganun katagal na hindi naalis sa kanyang pwesto. Ayon kay Sarah, si Max ay nagsilbing instrumento na nagbigay ng pag-asa sa marami. Naipakita umano ni Max sa lahat kung ano ang tunay na kapangyarihan ng pag-ibig. Kaya naman, labis ang naging pasasalamat ni David sa lahat ng mga taong tumulong sa kanyang alaga. Simula noon, si David at Max ay nagsama ng muli at